So nga pala, bago ko simulan yung editing, yung video na to is sinadjust ni Ducato Joshua. Joshua Ducato, Ducato. Basta yun, nilalagay ko na lang yung YouTube niya dito. Ito na ang Base Theory Part 2. Hindi ko rin akalain na magkaka-part 2 tayo kasi ang haba na ng video. Mamaya hindi na panoorin ng iba, so magkaroon tayo ng rest. So yun, it's your boy, Herpy Man. So sana marami kayong natutunan dito. Marami kayong matutunan pala, hindi nyo pa mga napapanood eh. So yun, let's do this. Let's! Above a Super Saiyan! Yeah! Octum! Yun nga, so like dun sa part 1, ang mga naging reference ko sa base is sila Red Hot Chili Pepper nga, si Flea, no? Si Michael Balzari. Tapos, ang nangyari is, naging influence ko si Flea, yung Resident Evil Machine, Bamboo, sino pa ba? Guns N' Roses, yun. Maganda yung switcher nila, patugtugin nyo yung... Pero ayun na, mali yun na kasi ang totoong tuning ng Sweet Child of Mine is half step. Okay. So yun, ano pa ba yung mga naging influence ko? Franco, yes! Franco! Marunong kumanta. Magaling si Nathan Azarcon talaga. Magandang influensya. Old school, AC/DC, mga ganyan, Led Zeppelin, ano pa ba? Black Sabbath, yung... Basta ganun. Yung mga bending shit. Yun yung maganda sa Black Sabbath eh, mga bending eh. Pero malupit yun, pakinggan yung NIP po siya. Anak ng teteng yun. NIP, Warpigs, maganda yung mga yun, as in. Pag yung mga ganun, marami kayo matutunan talaga. Ano pa ba? Sino pa ba? Marami eh. Yung mga exotic, Creed, exotic ng bass nun eh, putik niyan, hindi ko makapa dati kasi 4 strings lang. Ayun pala! So, ito pala yung next, ito pala yung pangalawang 5 string ko. Kaya ako pala nag 5 strings kasi, di ba pag 4 strings ka lang, ang siguro ang pinaka okay lang na gawin mo is drop D or half step lahat. So ako kasi tamad talaga ako sa mga ganun. Kaya ang napag-isipan ko na mag 5 string kasi abot mo lahat eh hanggang B na eh. B ano. B string na 'yan. So ang nangyayari, hindi ko na kailangan mag-tune down. Parang iaano ko na lang, i-transpose ko na lang na mas mababa. 'Yun ang advantage ng 5 strings. Marami kang abot na low notes. So
ayun. Kaya ako nag 5 strings din pala kasi yung mga kabanda ko na go one note down. Ang one note down, kunyari, pag tumugtog ka, pag nag one note ka dito sa 3, so instead na 5, magiging 3. Ang half step, 5. Ang magiging half step mo is 4. Yun ang half step, basically. May mga ganong kanta. Sa mga live, may ganon. Hina-half step talaga nila para hindi sila pumiyok. Ano lang eh, for safety lang naman yun eh. So yun, ano pa ba? Sino ba yung mga bass influence ko? Ang pinaka bass influence ko ngayon is si Mayonnaise. Yung bass nila. Nakalimutan ko yung name nun eh. Pero kasi maganda yung mga banat niya sa kanta. Parang ano, ginagawa niya ng feed. Ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Pero rin yung Mayonnaise ay pagpatawad mo. Ano yun eh, lahat yun, trinay kong kapain yung mga, ano niya, yung mga banat niya sa bass. Maganda yung banat niya, actually, medyo kakaiba. Medyo natutuwa talaga ako. Hindi siya bumabanat masyado sa mga high notes yun. Yung mga high notes na nandito, hindi siya masyado bumabanat dun. And, ayun, ang ginagawa lang niya, more on sa mga low notes. Pero, ano, sobrang ganda ng blending niya. Ewan ko bakit eh. Pero yun, yung bass niya, putik niyan, medium range lang. Alam ko, Ibanez yun eh. Sinerch ko yun eh, takting yan. So kung magbe-bass kayo, maganda rin yung bass niya, i-consider niyo rin yan. Nasabi ko na yung mga reference ko sa bass. Marami yan eh. So yung bass effects ko naman, next sa ibang video na yan, i-re-grand down. Nasabi ko na ata nung part 1. Yung mga techniques ko naman, syempre nakikita nyo naman kung paano ako mag-record, diba? More on pentatonics talaga ako. Ngayon na lang ako nag-focus sa mga half step na ganito. Ngayon na lang ako nagre-rely sa mga half step na yan. Ewan ko half step tawag nun. Mga jazzy sound. Ang magandang maging reference sa mga ganun naman, kung medyo master nyo na yung pentatonics, tingnan nyo yung video ni Bamboo dun sa live, is maganda siya talaga maging reference nyo. Marami kayo matututunan sa bass ni Nathan Azarcon. Meron akong isang video dito sa channel ko. Kinuha ko yung solo ni Nathan Azarcon sa Masaya. And yun. Maganda. Actually, pentatonic din siya. Pentatonic din naman siya. Pero ang ginawa niya, may mga half step. Ako kung anong tawag nun ha, sorry ha, hindi ako masyadong ma-technical sa mga bass kasi parang more on layman kasi ako, yun yung mga pagkakaintindi ko through the years ng playing. So yun, techniques pa, pentatonics, paano ako nag-aaral ng kanta. Ngayon na lang talaga ako makapa ng mga kanta, as in, dati ang ginagawa ko para mag-aaral ng kanta, nanonood talaga ako ng mga video. So, nanonood ako ng mga cover ng ibang bassist. Yung naging effect niya sa akin, maganda yung naging effect niya kasi natitrain yung ears mo. Hindi ka masyado magre-rely sa tabs. Ang sa akin kasi, ang tabs, parang yun na yung last trump card ko. Parang in case of emergency na kunyari. Meron nagkaroon ako ng gig bukas sa school. Sabi ko, oy Denj, kailangan namin ng bassist bukas. Pag-aralan mo to, please. Yun doon na ako nagtatabs talaga para matutunan ko. Pero as much as possible, kung mag-aaral kayo ng kanta, manood lang kayo ng video, kumapa kayo. Kung pwede nga lang, pag nag-i-start na kayo sa bass, kapain nyo na kaagad. Kasi maganda yung magiging effect niya. Mamememorize nyo yung mga tone, kung saan yung scales. Ayun, actually yung skills wala akong masyadong alam ni Kucha. Ang ginagawa ko lang, kunyari, di ba?
ang nagiging reference ko, di ba, number 5 to. Number 5, pumunta ka dito. Yun. Di ba, pare sila ng tunog? Pag pare sila ng tunog, pwede ka rin mag-solo dun. Pero, huwag kayo mag-pentatonic at mag-anyhow na mag-solo-solo. Kasi, minsan, may mga kanta na pag, di ba, high note na yun, di ba, para sa bass. May mga kanta na pag nag-high note ka, nag-solo, and pero, nasa tamang note ka naman, nasa tamang key, pangit pakinggan. Ito ang reference ko, pag maganda pakinggan, sabi ni Perfecto De Castro, pag maganda pakinggan, tama yung note mo, pero pag pangit pakinggan, and tama naman siguro yung key mo, huwag mo nang tugtugin, kasi bad shit yun. Huwag. Ang gawin mo, mag-solo ka na lang. Doon ka na mag-solo, doon na lang yung magiging range mo. Parang, iaano mo na lang sa high note. Sa, alam ko, octave ba tawag? Basta doon sa high note dito. Tapos, na-encounter na rin kasi ako. May gogo, wala ng battery, wait lang. Nanonood ako ng Mayor TV. Nakon ba yung mic? Nakon. Nanonood ako Mayor TV. Ayun, continue na natin yung Bass Theory Part 2 na yan. Kasi nga ang hina ng battery ngayon, 26%. Try natin, tapusin na natin to. Naging, ang ngayon kasi yun nga, nabanggit ko na kung sino yung mga naging inspiration ko sa bass. More on si Flea. Yung talaga, nag-ghost down talaga kay Flea. Kasi nga, iba yung, ano niya, yung way niya talaga kasi. Pangit. So, itong bass kasi na to for thumb. Ano siya, more on thumb. Ayun, practice niyo yung thumb. Practice niyo yung thumb kasi sobrang useful niya, yung thumb technique. Yung mga technique kasi na yan is thumb, slap, finger style, slap, pop. Yan. Yun yung mga tapping din pala. Hindi ako masyadong magaling sa tapping kasi hindi ko siya masyadong na-practice. Pero yun, yung inspiration ko is practice lang ang practice. Yun lang naman talaga yung secret din. Wala naman talagang magical secret something shit na yan eh. Ang secret lang naman talaga is mag-practice. Bumuo ka ng maraming kanta, i-upload mo sa YouTube. Kasi doon ako na-practice eh. Upload ka ng upload sa YouTube, may nanonood. Minsan, ang pangit, konti ng views, ganyan, may dislikes. Pero yun, kasi doon ka matututo eh sa mga mag-criticize sa'yo. Doon ka gagaling mismo. Upload ka ng upload, mag-record ka sa YouTube, then tignan mo kung ano yung mga naging improvements mo through the months ng pag-upload mo. Doon mo makikita, i-compare mo yung sarili mo from 1 year to sa una mong upload. And yun, makikita mo naman yung difference doon eh. So yun ang secret ko lang naman talaga. Buo ka, upload mo sa YouTube. Tignan mo. Kung may mag-criticize, may mag-praise, good. Huwag ka matatakot sa mga haters, mga troll. Part yan naman talaga sa YouTube eh. Kasi hindi naman magiging YouTube yan kung may mga mag-dislike. Hindi naman mawawala talaga yan. So, real talk. So, kung if ever man, ito na ah. Kung if ever man na gusto mo mag-pace, sa tingin mo gusto mo talaga, start kahit anong age naman yan, kahit pa 30 plus ka na, 40 or what, mag-base ka pa rin. Start ka, mag-aral ka, wala namang masama dun eh. Kasi passion is passion eh, parang yun yung magiging panglabas mo ng stress. Iba-iba naman yan eh, nilalabas nila yung stress nila through dancing, through guitar, through singing. Yun lang yun. Ako kasi ang paglabas ko ng stress ngayon, base. Then, pinapalawak ko yung audience ko ngayon kasi. So yun, if ever man na trip mo mag-bass, then go for it, mag-bass ka. If ever man magaling ka mag-DIY, mag-guitar, go for it. And hayaan mo lang may mag-criticize sa'yo. And go, okay lang na maging banot talaga.
okay lang na maging hindi ka magaling. Kasi sa una lang naman talaga yun. Lahat naman ang gagaling sa baba. And when you practice, you starting... Ayun, muscle memory lang naman yun eh. Magiging consistent ka. Be consistent sa pagpa-practice. And malalaman mo na lang gumagaling ka na pala. So yun, if ever man, huwag ka makikinig sa mga tao na nag-aano sa'yo, na may mag-criticize sa'yo. Kasi yun, ako kasi dati, nagkalat na ako sa... Maraming beses ako nagkalat sa mga geek. Lalo na yung naalala ko yung isang beses yung tune ko. Kasi tumugtog ka agad ako sa isang gig eh. Then nalaman ko na lang nung tumutugtog ko, ba't parang wala sa tono? So yun na, parang ang ginawa ko, kinapa ko siya until malaman ko one whole note yung binaba ng nung tune. So wala akong nagawa kundi mag-adjust dun sa tone. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-tuner na habang kumakanta, di ba? Hindi ko naman pwede patigilin silang lahat. So yun, marami instances yan. Nasa presence of mind lang naman yan pag tumutugtog eh. Ayun na, so hindi ako expert ha. Layman lang yung mga tinuturo ko based on experience lang naman. So, kung saan kayo komportable, go. Kung sa tingin nyo, mahal nyo ang bass. Mahal nyo talaga. Yun lang naman yun eh. Mahal nyo yung pagkanta, then go for it. Mahalin nyo lahat ng mga stalkers nyo, mga ganyan. Kasi, dun mabubuo yung karakter mo kasi talaga. Dun ka mas magiging matibay, mga ganun. So, yun lang, no. Hindi ko ako masyado boring to. Sana may makuha kayo. Sobrang haba na ng mga sinabi ko. Ayun, wala naman ako masyado matuturo kasi more on pentatonic lang naman talaga ako eh. Huwag kayong magsosolo ng ganun-ganun lang kasi minsan kasi pangit pakinggan. Ang maging preference nyo lang palagi is maganda siya pakinggan. And maging detailed yung notes nyo as in rinig lang. Maging detailed lang sa notes and love your bass. Yun lang naman yun. So yun, sana may natutunan kayo and yun lang yun yung segment natin for this part 2. Medyo mahabang actually. So yun, tatry kong paikliin para naman hindi ganun ka-boring. Ayun. So okay lang, please like, comment, share, subscribe and tulungan nyo ako ipalaguhin pa yung channel ko. Sa mga 1,020 na subscribers na nanonood sa akin, thank you. And ngayon kasi post lang ako ng post talaga para lang lumaki yung audience ko. Ayun, so thank you for supporting me. I hope lagi kayo nandyan and ayun lang. Sana may natutunan kayo dito. And panoorin nyo lang lahat ng mga covers ko.